Ayan, so yun na nga guys, meron akong vlog for today, ganito sit down video na miss niyo ba to? Sabi ko na kung nakababasa niyo yung title sa baba, yung vlog na to is about sa Western Union, yung money remittance ba? Pero disclaimer lang or paalala, munting paalala lang, hindi po ako tatrabaho sa Western Union. At hindi po ito sponsor. Yung mga madalas na mga sinishare ko, hindi naman to sponsor. Yung madalas na mga sinishare ko is kusa kong sinishare. Yung subok ko na ba, na experience ko, kasi ayoko naman mag-share ng mga hindi ko naman talaga ginagamit. Ayun, at hindi po ako natatrabaho sa Western Union. Mas lalo naman hindi ako yung may-ari. Ganun. Ano lang ako, customer lang po tayo. So, may mga nagtatanong kasi about doon. At gusto ko rin ma-update. Kaya, before kong gawin yung vlog na to, para masigurado, is pumunta ako mismo sa Family Mart. Para sa akin, convenient kasi sa Family Mart lang. Convenience store, ganun. So, dyan lang. And, syempre, maraming malapit na Family Mart. Hindi siya 7-Eleven. Wala sa 7-Eleven. Ano siya, Family Mart. Alam ko may isa pang convenience na available. Pero parang nawala na siya. Family Mart talaga yung parang pinaka-main. Pag gusto mong madali, yung pagpadala ng pera sa Pilipinas or alam ko ibang bansa, yon. So, ayun. Una yun nga, gusto ko mag-thank you sa nag-comment para ma-update naman natin. So, before ko nga gawin yung vlog na to, lumabas ako, tinignan ko kung nandun pa yung or gumagana pa or legit pa, nandun pa yung machine or something yung sa Family Mart. Kasi meron silang parang machine na green. Nasa vlog ko yun ang una. Kung mahanap ko, insert ko lang dito. Ayun. Ito. Unang punta ko, nagulat ako kasi wala na dun yung machine. Saan ba yun? Xerox copy na lang, ATM na lang, printer, yun nandun, di ba? Pag nandito kayo sa Japan or may experience kayo pumasok sa convenience store, may makikita kayong ATM, Xerox machine, printer, or something. Wala na yung green na machine na mapahaba lang siya. Medyo patangkad siya, pero hindi siya ganun malaking machine. Machine ba yung tawag dun? Or something, na monitor. Wala na yung monitor na yun. Pumunta ako sa isang Family Mart, pero hindi ko na siya na-vlog. Yung malapit lang sa amin na Family Mart, meron dalawa. So, pumunta rin ako. Wala din. Mabuti na lang, nagtanong ako sa staff, mismo sa cashier, na pinakita ko lang sa phone ko yung picture ng machine. Pinaganong ko lang. Sinabi ko lang na, Arimas ka, sabi niya, kahit daw saan, wala nang ganyan. So, akala ko, ha? Paano magpapadala? Siyempre, hindi naman ako madalas magpadala. So, parang problema na ako agad. Sabi ko, paano pag gusto ko magpadala? Ganon. Tapos, umuwi ako ng bahay. Tumawag ako sa customer. Sa parang hotline nila, mayroon silang number eh. I-insert ko lang dito. Kasi mayroon ako ditong ano, sobre ito. Tumawag ko kanina. Ayan. Ayan yung number. Ayan, insert ko lang dito yung number na tinawagan ko. Tapos, Japanese siya. Pero sinabi ko naman, ego da jobo desu ka. Pero sa Japanese na lang daw kasi hindi siya ata nakakita ng call center na nag-i-English. So, ayun. Okay naman, nakakaano naman ako ng Japanese kahit paano. So, nang sinabi niya na meron pang machine. Pero yung ano daw, yung copy machine, copy printer, sabi niya. Sabi ko, saan? Sa Family Mart din daw. So, sabi ko, baka hindi ko lang chinek yung Xerox machine. So, ayun, update po. Umalik ako. So, para masigurado, before ko gawin tong vlog, para updated, di ba? Kaya thank you sa nag-comment para na ma-update din natin yung vlog na yun. Tapos malaman din ng iba na hindi na yung green na machine yung nandun. Nasa parang printer na talaga siya or Xerox machine, nakadikit na siya. May vlog ako nun, insert. Dito na pala siya. Ayan o. May Tagalog. Pota. Gusto na yun. Oh.
Ayun. Doon na pala. So, ganun pa rin yung process niya. Pagka open mo, mag-select ng language and everything. Ganun pa rin. Naiba lang yung itsura niya. Parang kadikit na siya ng Xerox machine. Kaya maguguluhan ka pagpasok mo, hindi mo siya makikita agad. So, okay din magtanong na lang si staff. And ayun nga, yung comment or question sa akin is, sinulat ko dito sa papel. And una is, how long days or weeks yung process ng application. Sa akin, naalala ko, kasi matagal na ako nung member, di ba? Matagal na, parang mga 5 years, ganun. At saka, hindi naman ako nagpa-member ulit. Parang na-expired siya after 3 years ata. Tapos yan, nagpa-registered ako ulit. O parang nagpa-pre-registered, may tawag doon. And wala naman akong gaanong kailangan na process. Parang ganun pa rin yung process niya. So, hindi ko masyadong kabisado. Lalagay ko lang sa screen or sa description box below, guys. Kahit sa una kong vlog, in-insert ko sa description box below yung link ng Western Union dito sa Japan. So, yung about dun sa kumbini ha, yung sa kumbini lang. So, ayun na nga. Yun yung question kasi how long yung process. Yung pagkakalala ko sa akin, 1 to 2 weeks, gano'n. Pero depende sa process. Kasi meron dun kung yung ako na nagpapa-registered, meron akong printer. Mas madali pag may printer, para print mo na lang yung papel. Tapos, ikaw na yung parang ito, nasa monitor to. Mapiprint mo na, tapos, isi-send mo na lang. Tapos, ang next nila na gagawin is isi-send na sa'yo yung card mo mismo. Tapos, dito, ito sobre to. Ito yung sobre mismo to. So, hindi walang bayad sa post office, ilalagay mo sa post box, or abot mo mismo sa post office na Japan Post, di ba? Kakat mo lang, ganyan, oh. Di ba? Ganyan siya. Oh. Tama ba, oh. Parang sobre talaga siya, ayan. Tapos, meron siya dito. Kung anong mga kailangan mo ilagay sa loob ng sobre. Please recheck and complete the pre-registration application from being sealing and mailing. You sign your application form, may ID ka daw ba na linagay, ganun. Sa una, matatakot ka maglagay ng ID kasi baka scam, ganun, magamit yung ID mo sa kapanuloko, ganun. Pero kasi subok na. Nasabi kong subok na kasi yung Family Mart sa Japan, mag-accept ba naman sila ng Western Union na ganito, kung di ba? So, depende din sa inyo. Sa akin, legit naman. Kasi ilang years naman na sa akin, yung akin. Ito yung aking sample. Tapos, meron pa silang... Ito yung kailangan na... Kailangan ng individual number card or residence certificate or residence card. Na siguro passport, copy lang. Tapos, ididikit mo na yun dun para ipasok na dito lahat sa sobre. Kailangan mo yung mga... Basta i-insert ko lang dito. Ayan. Tapos may Japanese naman siya. Naka-Japanese siya yung isa. Tapos meron siyang rules and confirmation of my number documents. Ayan, sa Family Mart. Ito pala yung sabi kong isang convenience store dati. Ayan, may ganyan siya. So ayan, meron naman siyang parang paggagayahan. So hindi ka malilito. Sa una lang parang malilito ka. Tapos kung paano pa-photocopy yung ID mo, back and front, ganun. My number card, kung nandito ka sa Japan, alam mo yun. Tapos yung residence cards mo, or alien card ba tawag nila. Oh, parang ganito. Ayan, meron naman, insert ko lang yan dyan para mas maano sa inyo. Tapos may Japan, naka-Japanese pa. Kailangan munang ipa-register yung receiver mo. Kung sino ba yung receiver mo, sino laging magre-receive ng ako isa lang naman, yung aking mother. Isa lang naman lagi nagre-receive ng padala, ganun. Ay! Million. Parang ito, ganito yung pipilapan. Ayan, ganyan lang. Talagay ko na lang dyan para mas clear. Tapos parang may in Japanese pa nga at. So, ayun lang. Madali lang. Tapos, nakalagay sa yellow na sobre na to pag ipadala. Tapos, may nakasulat na members card mo na yun nandyan. Ayan, may nakalagay na confidential. Kasi nandyan na nakalagay na yung ID mo or members card mo. Yung members card, parang siya, pakita ko sa inyo. Yung isa kong members card is nag-expired na siya ng 2021. Kaya kumuha ko ulit. Parang 3 years lang siya, tapos mag-expired na. Ganito lang itsura niya. Ayan. Tapos sa harapan niya is parang papakita ko lang dito. So, ganyan na itsura niya. Parang kasi laki lang ng alien card mo. Kasi ganun lang kalaki. Tapos, pag magsisend ka na, meron silang sobre sa Family Mart. Nilalagay dito yung money transfer control number mo. Ganito itsura niya. Papakita yung harap. Ganyan lang. Tapos, yung resibo sa Family Mart. Yun lang. Parang yun lang naman yung may share ko. The rest, lalagay ko naman yung link sa description box below. Tapos, mag-insert na lang ako ng mga something dyan na information. Tapos, ang pabang tatanong sa akin,
Yung sending fees, parang madalas 1,500 yung sending fee ko. Kasi depende sa ipapadala mo. Siyempre, talagay ko lang din dito. Kung depende sa ipapadala mo, kung milyonis yan. Pero may limit lang, hindi pwede milyon. Sa akin, may padala yung milyon, pwede. May ganun. Tapos, parang yun lang naman. Tapos, may tanong din kung pwede bang ako yung mag-receive from Pilipinas. Parang wala nakalagay sa website ng Western Union. Parang yung nakalagay how to send. Parang wala nakalagay na how to receive. Pero alam ko meron eh, pwede. Kasi may kaibigan ako na nag-receive siya, kailan lang. Hindi ko alam kung from ibang bansa din. And ano pa ba? Yung pag ano naman, pag magpadala ka, tulad yan, nung pumunta ako sa Family Mart, nagpadala ako, makukuha agad, kahit 5 minutes lang, ganun. Pwede na magbantayan doon. Kung excited naman yung mag-receive, pwede na siya doon magbantay. Gabi pa lang bantay niya na doon sa Western Union branch. Parang yun lang naman yung mga question. Kung meron man, meron naman silang number, telephone number ng customer service. Meron din, sana nga yung Western Union eh, sponsoran na ako eh. Sabi ganun, bayaran nila ako eh. Sabi, saka legit naman talaga siya. Pero kung siguro lagi kang nagpapadala, meron naman marami naman mga kaibigan ko, minsan natatanong ako sa kanila, anong ginagamit nila pag nagpapadala sila sa Pilipinas. Lalo na pag regular ka nagpapadala at malaki ipapadala mo, siyempre maghanap ka ng mas mataas yung palita at mababa yung sending fee or service fee, diba? So, sa akin siguro medyo maharlika yung Western, pero hindi naman kasi lagi, tsaka hindi naman malaki. Yung iba siguro na business nila, na may kailangan silang bayaran sa Pilipinas, kailangan nila magpadala regularly. Mas maganda siguro maghanap kayo ng mas magandang rate, tapos mababa yung service fee or sending fee. Mas maganda siguro maghanap kayo ng ganun. May SBI yata, may 7 bank ba? May ganun yata, bank to bank transfer. Basta, comment down below guys, para may pag may magtanong naman sa comment, basahin nyo na lang, baka may mag-comment yan kung anong gamit nyo. Para makapag-share naman tayo. Ako, gusto ko lang talaga i-share kasi nang bago pala ako sa Japan, wala rin naman akong ganun maalam. Ang bilis ko magsalita. Kaya gusto ko rin i-share. Tapos gusto ko yung sinishare ko is ganito, yung na-try ko pa until now. Or ginagamit ko pa rin until now. Para legit ganun eh. And parang yun lang na ma'am. Oh, parang yun lang naman. Sa una, parang malilito ka. Pero pag nandun ka na sa website nila, may English naman eh. English naman na language. So, Tagalog ata meron eh. So, makakapili kayo. So, yun lang naman. Maraming salamat sa mga nag-comment pala. At least na-update ko kung ano na itsura ng machine, di ba? At salamat pala sa nag-comment ulit at nagtanong para na-update din yung vlog na yun. Kasi importante din kasi information na to eh. Kasi yung mga nandito sa Japan or mga may family sa Japan, sa ibang bansa. Kasi meron din ata sa ibang bansa eh. Na Western Union, ganun. Maganda lang talaga to kasi sa Family Mart lang, wala, pipindot-pindot ka lang doon, pero kailangan ng pera, trabaho-trabaho din, racket-racket, ganun. Mabuti lang, natabi ko pa tong mga to. Mabuti lang natabi ko pa to. Pero, meron naman sa ano, sa website nila. So, yun, ulit-ulit. Walang bayad yung pag-send ng application form. Walang bayad, free na. Kasi kaya nga meron ng ganito eh, yung parang stamp something, yung sobre mismo ito. Wala na siyang bayad. Papasok mo lang lahat mga kailangan. So, yun, maraming salamat. Comment down below guys kung may question pa kayo. Or, kayo na lang din sumasagot. Ulitin ko po, hindi po ito sponsor. Hindi po ako natatrabaho sa Western Union at lalong hindi po ako yung may-ari. Wala po akong pag-aaring brand. Sinishare ko lang po. Kala mo naman laki-laki ng pinapadala. Sinishare ko lang kasi may mga nag-comment, di ba? Mas maganda na rin, di ba? And mabuti lang nagkaroon ako ng time na puntahan mismo yung Family Mart. Hindi naman siya malayo, kaya okay lang. Okay lang yung mga ganyan. So, okay, salamat sa panonood. Don't forget to subscribe naman dyan. Para naman ano, may pambili na ako ng suklay. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye! Ang arte. Bye!